Sitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Ako'y kawan, umahal kong Diyos, sangayon sa'yo, kagandang loob. Mga kasalanan ko iyong pawin, ayon din sa'yong pag-ibig sa'kin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Araw po ng Martes sa 5th linggo ng 40th araw na ating paghahanda para sa muling pagkabuhay. Isama po natin ang ating mga kahilingan. Ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawanang sundin ang loob mo upang sa pagdami namin at pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan ay umunlad araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga Tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na naglalakbay na Yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala na kaming makain ni mainom. Wala na kami, saka wala na kaming kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matukan nito ay mamamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalasin ang mga ahas na ito.
Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang matuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O huwag ka na sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusat hilahil. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging manghari sa buong sinukob. Kung iyong itayong muli ang Siyon, ikay mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig ang mga pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Magsitayo po ang lahat. Ang butil na ipinula ay ang banal na salita, magkakasisig ginawa. Upang tanay sumagana. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, ako yayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Sinabi ng mga Hudiyo, magpapakamatay kaya siya kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko? Sumagot naman si Jesus, kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibotang ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo, na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. Sino ka ba? Tanong nila. Sumagot si Jesus, ako'y ang sinabi ko sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi na nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinahahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila naunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Maraming ang nakarinig nito at naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po magandang hapon sa inyong lahat. Mga minamahal, ngayong Martes sa 5th linggo sa 40th araw na paghahanda, ang mga pagbasang ating narinig ay dinadala tayo sa pagninilay na tanging sa Jesus lamang po ang daan ng kaligtasan. Kung may daan po papuntang kaligtasan, meron din naman pong daan papuntang kadiliman sa pamamagitan ng pagpili natin sa kasalanan. Ang hindi pagbabalik loob sa Diyos ay pagpili ng ating o paghatol na natin sa ating sarili. At ito po ang realidad ng ating buhay. Huwag po nating iisipin na ang lahat ng ginagawa dito sa mundo natin ay walang kapalit. It is either po na there is a reward or punishment. Dalawang bagay lamang po ang papupuntahan. At paano tayo maliligtas? Wala pong iba kung hindi tayo ay manampalataya kay Hesukristong napako sa krus. Bakit po kailangan pa sa napako sa krus yung Jesus na nagpakasakit? Dahil dito niya ipapakita sa pagkabuhay na siya ay bubuhayin muli ng Ama. Dadaan dapat siya sa pagpapakasakit, pagkamatay, para siya ay mabuhay muli. Ang krus po sa mata ng sanlibutan ay masama, lalong-lalo na sa panahon ni Jesus. Ito ay parang sumpa dahil tanging mga kriminal lamang po o gumawa ng matinding pagkakasala ang siyang pinapako sa krus ng mga Romano. Kaya naman, masama talaga. Evil in itself po ang krus. Kumbaga po, sa panahon natin, halimbawa ay tayo po ay nagsusuot ng krus, parang ito ay simbolo ng ating pananampalataya. Kung halimbawa po ay ngayong panahon, ano ba ang naging modern way para parusahan ng isang tao? Hindi ka po meron pang electric chair kung saan ang taong kriminal ay doon pinapatay. Isipin niyo po na kung yun ay isusuot natin, may electric chair po tayo din eh, parang napakahirap pong tingnan o tanggapin na ang isang tao ay nagsusuot ng kwintas na may electric chair. Ganyan po sa panahon ni Jesus, hindi po matanggap ng mga tao ang krus dahil malaking iskandalo po ang magsuot ng krus sa nung mga panahon pa ng unang Kristiyano. At ano po ang hamon sa atin sa araw na ito, mga kapatid? Walang iba sa darating na mahal na araw, tayo ay makiisa sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo. Ang sino mang tumingin, sabi sa mabuting balita, pag itinaas na ang tao, ang anak ng tao, anong ibig sabihin? Pag si Jesus ay nakapako na sa krus, ang sino mang tumingin sa Kanya ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ang sinong maniniwala, ibig sabihin mga kapatid. At sa paanong paraan po tayo makikiisa sa Kanya, walang iba kundi sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ating mga paghihirap at mga pagsubok sa buhay ay siyang pakikiisa natin kay Hesukristong napako sa krus. Kagaya po sa unang pagbasa, anong ginawa ni Moises? Pinagawa siya ng ahas na tanso. At kung sino man ang natuklaw ng ahas at tumingin doon, ay gagaling. Ito po yung comparison sa lumang tipan at bagong tipan. Kapag itinaas ni Moises ang ahas na tanso, gagaling ang natuklaw ng ahas. At ganun din po sa krus. Ang sino man tumingin at manampalataya ay maliligtas. Kaya naman po sa bawat simbahan, napakalaki po ng krus sa bandang sa unahan sa altar. Dahil kung sino po ang manampalataya sa krus na kung saan nakapako si Jesus ay maliligtas. Kaya ito po ang hilingin natin na grasya sa araw na ito.
na tayo'y manampalataya kay Jesus na kahit sa mata ng mundo, parang walang kwenta ang ginawa ni Jesus. Ngunit sa mata ng Diyos Ama, ito ay naging kalugod-lugod. At dahil ito ang kalooban ng Diyos Ama para sa Diyos Anak. At dito po natin makakantan ang tunay na kaligtasan. Lalong-lalaw na po kapag napako sa Biyernes Santo, ating aalalahanin ang pagpapakasakit at pagkahirap at muling pagkabuhay ni Jesus sa Easter Sunday. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at anak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay, upang ipagdiwang ang iyong banal na tipan, patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang lunggati ng aming kaluuban. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit, lupa, pupugay sa iyong kadakilaan. Tinanakila lang lahat ang napalito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalak kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik wakas para maayos sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo.
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin yung lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kulirang ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kulirang ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isa sa gawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilaw. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinadulog mo sa banal na pakikinabang, ay marapatin mo na laging makasalo sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, munghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan,
lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Ang lahat po ay magsiupo, sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, panahon ng Kwaresma, mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayon din naman, sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma, ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Estasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay naanyayahang makiisa. Ikalima, ngayong Sabado, 1 ng Abril, ay unang Sabado ng buwan. Meron po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga, nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila at puting panyo. Ika-anim, sa darating pong Linggo, 2 ng Abril, ay sisimulan natin ang mga mahal na araw. Mangyaring magabayan po kayo ng hanay ng mga gawain na makikita sa ating FB page at sa mga tarpulin sa paligid ng Dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ikapito, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng carrapol dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program para matulungan ang ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Sa isaganap na 5 ng hapon, maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo.
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Kapwa natin ialay ating sariling kamay, at bigyan natin ng buhay itong pag-ibig na tunay.